Assalamu alaikum, ahlan wa marhaban. Natatandaan mo pa ba yung mga Arabic na salita na hindi kaaya-aya sa ating pandinig? Sa maikling video na ito, ang ibabahagi ko naman sa inyo ay mga Arabic words na maghahatid sa iyo ng magandang mensahe. Appreciation, pagkatuwa, pagkamangha at iba pa. Pero teka lang, huwag mong kalimutang i-take note para hindi mo ito makalimutan. Number one sa mga ito, yung salitang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ito ho ay binabanggit kapag ka kinumusta ka ng isang tao, sabihin mo Alhamdulillah. No? Binabanggit din ho ito pagka natapos kang kumain, uminom, nakatanggap ka ng magandang balita. Ayan, Alhamdulillah. Ang pinupuri mo dito ay ang Diyos, ang Allah. Kapag ka ang tao rin ay naaalala niya yung mga kabutihan o magaganda sa buhay niya, ay pwede niyang sabihin na Alhamdulillah. So deep inside siya ho ay nagpapasalamat sa Diyos. Pangalawa, Masha Allah. Masha Allah literally means yung bagay na ipinahintulot ng Allah. Allah is God. Ito ay sinasambit kapag may magandang balita, o di kaya ay sinasabi rin ho ito kapag may nakita ka na napamangha ka. Ha? Na-appreciate mo. Masha Allah. Number 3, syukran. Syukran. Thank you. Ayan. So sinasabi po ito pagka may mga tao na nakagawa sa iyo ng kabutihan. Pagka sinabihan sa iyo, ibig sabihin may nagawa kang maganda. Pag gusto mo magpasalamat, sabihin mo, syukran. Yung pang-apat ay katulad din itong syukran. Ito yung mashkur. No? Mashkur, pwede rin ibig sabihin ay thank you. No? Bagay na nararapat pagpasalamatan. Halimbawa, hada syugun, hada amal, mashkur. Ito ay gawain na nararapat na pagpasalamatan. Number 5 is ahsan. Ahsan. Literally, ang ibig sabihin, yung bagay na mas mainam. Much better. Or pinaka best. Ahsan. Pag sinabihan ka ahsanta, you did great. Ahsanti, you did great. Pang lalaki o pang babae lang ang difference. Or ahsant, ahsant. Ah, pwede dyan yung lalaki, pwede rin yung babae. Sabi ng iba, ang ahsant is buti nga. So, dipindi ho sa gamit. No? Kapag ka sinabihan ka na ahsant, sa oras na nadapa ka, nadulas ka, minalas ka, sinabihan ka na ahsant, ayun, parang sinabi niya na buti nga. Ang number 6, 7, 8, 9, 10, ito naman ay mga Arabic words na ginagamit pantawag sa mga taong may halaga sa iyo, mga taong malapit sa iyo. So, una dito, number 6, yung Habib. Habib is mahal. Pag sinabihan ka, Habibi, o aking mahal. Pag sinabihan kang Habibati o aking mahal. Ang difference lang, yung Habibi ay pang lalaki, yung Habibati ay pang babae. So baka marinig mo rin yung Ya Habibi, Ya Habibati. Ginagamit po yan pantawag sa mga taong malapit sa iyo. Number 7, yung Ya Umri, ganun din, no? Pantawag sa taong malapit sa iyo. Number 8, Ya Hayati. Hayati, hayat is life. Pag sinabi mong hayati, buhay ko. O my life. Ya Hayati, o aking buhay. And number 9, Ya Galbi. Galb means heart or qalb. Pag sinabi mong galbi, puso ko. Ya Galbi, o aking puso. Ayan, Ya Galbi. So, number 10, yung salitang sadik. Sadik is
friend, kaibigan. Pag sinabi mo, sadiki, kaibigan ko. Sadiqati, pang babae, kaibigan ko. Number 11, yung tayyib. Ayan. So, yung word na tayyib, pag narinig mo, ibig sabihin, there is something good. No? Tayyib, ibig sabihin, good. Mm. Pagka nakagawa ka ng maganda o nakapagsabi ka ng maganda, nakapagsalita ka ng maganda, tayyib. Ha? Okay, fine, tayyib. Pag kinumusta ka, pwede mo rin sabihin, tayyib. Fine. No? Mas maganda kung sasabihin mo, tayyib, alhamdulillah, mabuti, ang papuri ay sa Diyos. May mga ibang terms na katulad din ng salitang tayyib, katulad ng quays at saka zin. Number 12, yung salitang helwa, maganda, no? Pagka yung kaibigan mo, sinabihan mo na helwa, enti helwa, ikaw ay maganda. Number 13, katulad siya halos ng 12, yung salitang jamil. Ang jamil ay pang-describe po yan sa isang bagay na maganda, isang gawain na maganda, kabutihan. No, kung sa tao ay maayos ang kaniyang itsura, maayos ang kaniyang buhay, jamil, no? Ibig ring sabihin ay is guwapo. No, pag sinabihan mo yung kaibigan mo, inta jamil, ikaw ay guwapo. Khalid jamil, si Khalid ay guwapo. Pag babae naman ay jamila. Halimbawa, Marilo jamila. Si Marilo ay maganda. Ana Jamil, ako ay guwapo. Enti Jamila, ikaw ay maganda. Number 14, and this is the last one, maasalama. Maasalama. Ayan, so kapag ka, makikipaghiwalay ka doon sa mga taong nakausap mo, pwedeng online, no, nakatawagan mo, o di kaya ay face to face kayo nagkita, bago kayo maghiwalay, sabihin mo maasalama. Ibig kong sabihin ay be peace with you. Maasalama. Maasalama. Be on peace. Ayan. So ginagamit ko ito na pagpapaalam. Maasalama, parang sinabi mo na paalam. Sana ikaw ay manatili sa kapayapaan. Okay, so kahit yun lang, I hope ang short video na ito ay makatulong po sa iyo. Gamitin mo ang mga salitang ito sa mga tao na nakakasalamuha mo. And by the way, don't forget to share, no? Ibahagi niyo po ito sa mga kakilala ninyo. Maraming salamat. Syukran kathir. Maasalamat.